Matapos mabuo ang Bayambang Poverty Reduction Plan noong Pebrero, ay naging tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ng Bayambang Poverty Reduction Action Team para mapatupad ang mga proyekto at programang nakapaloob dito. Siniguro ng grupo na maraming matatapos na programa sa limang aspeto ng BPRP: ang Social Cultural Development and Social Protection, Agricultural Modernization, Good Governance, Economic and Infrastructure Development, at Environmental Protection and Disaster Resiliency. Nagsimula ang grupo sa pagsasagawa ng consultative meetings sa kinikilalang top 10 priority barangays, ang Barangay Tanulong, Bani, Amangkusiling Sur, San Cagulis, San Vicente, San Libo, Buayaen, Wawa, Hermosa, at San Gabriel Second, ang siyang kasalukuyang mga sentro ng mga programa na naglalayong matulungan ang kanilang mga residente na makaahon sa kahirapan. Nag-organisa rin ng limang malalaking summit, ang Punong Barangay Summit, Youth Summit, Farmer Summit, Negosyo Summit, at Cooperative Summit para mas mapalawak ang kaalaman ng mga bayambanggenyo ukol sa iba't ibang mga paraan kung paano tumaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Sa aspeto ng socio-cultural development and protection, nagtutulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office kasama kita sa Barangay Foundation at Local Council of Women sa pagpapatupad ng mga skills training livelihood program para sa mga kababaihan at sa mga may kailangan ng trabaho. Bukod dito ay maraming mga benepisyong natatanggap ang mga miyembro ng 4Ps, mga senior citizen at mga PWD mula sa DSWD. Sinisiguro ng DPRAT na walang nakakalimutang sektor sa kanilang mga ipinapatupad na programa, kaya't nagsagawa rin ng mga programa para sa mga PWD at nagpamigay ng mga wheelchair at iba pang kagamitan na makakatulong sa kanila noong National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Kasalukuyan namang nagkakaroon ng anti-bullying campaign sa mga eskwelahan para mabawasan ang pag-absent ng mga estudyante. Isa sa may tuturing na pinakamalaking tagumpay sa taong ito ay ang Mahirang ang Bayambang bilang bayan kung saan may pinakamaraming 4Ps beneficiaries ang nag-voluntary waive ng kanilang pagkasali sa programa. Ang ibig sabihin lamang nito ay parami na ng parami ang umaasenso sa Bayambang. Marahil isa sa mga pinaka-importanting proyekto sa aspeto ng agricultural modernization ay ang Bayambang Irrigation Project na nagpo-provide ng irigasyon sa 2,000 hektarya ng lupang sakahan. Na-endorso na ng NEDA at DFA ang pag-aaral sa Korea International Cooperation Agency o COICA at kasalukuyan na lang hinihintay ang sagot nila. Malaki naman ang nagiging pakinabang ngayon sa Langiran Day dahil sa dami ng mga fingerlings na pinapakawala dito na siyang pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga residente doon. Tapos na ang konstruksyon ng Municipal Slaughterhouse at nagsagawa na rin ng Livestock Skills Training para mabigyan ng makabagong infrastruktura at bagong kaalaman ang mga bayambanggenyo. Bukod dito ay nagkaroon rin ng training on mushroom production at Comprehensive Research and Development Program on Integrated Pest Management. Sa mga darating na buwan ay maglo-launch ng mechanized farming sa Barangay Pantol at magkakaroon na ng bagong bagsakan center para mas mapadali ang pagtatanim at pagbibenta ng mga produkto sa Bayambang. Patuloy rin ang mga tree planting at backyard gardening activity na humihikayat sa mga bayambanggenyo na gamitin ang kanilang mga bakanting lupa. Patuloy rin ang free land titling program ng DENR katulong ang Assessor's Office. Parami naman ng parami ang mga nagiging miyembro ng Millennial Farmers Association of Bayambang o MFAB, isang magandang senyales na mayroong mga kabataang tumatangkilik pa rin sa pagsasaka at pagtatanim. Mga tree planting activity naman ang ilan sa mga pinakamadalas na isagawa
para sa aspeto ng environmental protection and disaster resiliency. Bukod dito, ay marami pang ibang mga proyekto katulad na lamang ng mga malawakang cleanup drive, pamimigay ng 800 toilet bowls sa iba't ibang barangay para maiwasan ang open defecation at pagsasagawa ng water sampling para siguraduhin malinis ang tubig na ginagamit ng mga bayang banggen. Mahigpit ring ipinapatupad ang mga batas pangkalikasan katulad na lamang ng Clean Air Act at tamang waste segregation. Naipasa na ng Sangguniang Bayan ang ordinansang nagbabawal sa paggamit ng mga cellophane at plastic bag sa munisipalidad dahil malaki ang kanilang papel sa pagkasira ng kalikasan. Para naman sa kaligtasan ay nagsasagawa na ng mga training para lalong mapatibay ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nanguna rin ang Bureau of Fire Protection sa pagsasagawa ng mga earthquake and fire drills sa iba't ibang eskwelahan upang maging handa sila sa mga hindi mapipigilang sakuna. Kitang-kita naman ang maayos na pamamahala ng Bayambang matapos matanggap ng lokal na pamahalaan ang Seal of Good Local Governance sa ikatlong kasunod na taon. Isa ito sa mga pinakamalaking accomplishment para sa aspeto ng good governance. Para naman sa mga barangay ay nagsagawa ng Barangay Seal of Good Local Governance Awarding ngayong taon at magkakaroon muli ng 7 Outstanding Barangays Award para lalong ganahan sa pagsisilbi ang mga kawaning ng gobyerno. Nagsasagawa ng mga training ang Department of Interior and Local Government para sa Barangay Peace and Order Council at Barangay Anti-Drug Abuse Council upang lalong mapalakas ang workforce sa barangay level. Nagkaroon rin ng training para sa mga bagong halal na mga opisyal noong nakaraang eleksyon. Mag-iimbita ng consultant para magsagawa ng assessment para magkaroon na ng ISO certification ang mga departamento ng munisipyo at nag-organisa ang Human Resource Management Office ng skills training para sa mga empleyado. Sa darating na taon ay magkakaroon ng Anti-Corruption Summit para tuluyan ng maiwasan ang korupsyon. Magkakaroon na din ng mga honesty stores sa iba't ibang mga eskwelahan para simulan sa mga kabataan ang pagiging tapat na mamamayanan ng Bayambang. Sa Economic and Infrastructure Development, kabilang ang mga kalsada, mga barangay hall at mga court na ipinapagawa sa iba't ibang barangay. Naglagay rin ng 91 na CCTV cameras sa mga estratehikong lokasyon para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Nakikipagtulungan rin ang LGU sa pribadong sektor katulad ng Baywatch sa pagbibigay ng maayos na supply ng tubig sa mga barangay. Maraming paparating na malalaking proyekto sa Bayambang. Kabilang na rito ang pagpapatayo ng 51-meter-high St. Vincent Ferrer statue at ang proposed aquaculture park sa Barangay Langiran. Ang mga proyektong ito ay parte ng pagpapalakas ng turismo sa munisipalidad na siyang magbibigay ng trabaho sa mga bayambanggenyo at magbibigay ng mas malaking revenue para sa Bayambang. Tuloy-tuloy ang pagpapatupad at pagmomonitor sa mga iba't ibang mga programa ng BPRP para patuloy ang pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga bayambanggenyo. Marami ng mga proyektong na ipatupad at marami pang maipapatupad sa mga susunod na taon. Nagsisimula pa lamang tayo at hindi tayo titigil hanggat ang bawat bayambanggenyo ay mayroon ng kapasidad na tumayo sa sarili niyang paa at hanggat hindi natin nawawakasan ang kahirapan sa bayan ng Bayambang. Ang pagsugpo sa kahirapan ay hindi kakayaning mag-isa ng lokal na pamahalaan ng Bayambang. Kailangan ang tulong ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang bawat bayambanggenyo ay mahalaga sa rebolusyong ito. Sapagkat ang kahirapan ay masusolusyonan kung ang lahat ay magtutulungan.